Welcome to my YouTube channel. Para sa mga bago lamang po mapapanood ang video ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe pagkatapos ninyo mapanood ang video ito. At huwag kalimutang mag-comment below para ma-shoutout kita sa next video. And share this video para maibahagi din natin ang mga kaalaman na ibinabahagi ko sa ito. Happy Father's Day para sa lahat ng ama ngayong araw. At ipinagdiriwang natin ang araw ng mga ama. Ang content ng vlog na ito ay walang iba kundi patungkol sa isang ama at tinaguri ang bayani ng ating kasaysayan. Kilala niyo naman siya? Kung hindi pa ay pagpatuloy ang panonood sa video nito. Taong 1938 nang maglabas ng proklamasyon sa Quezon kaugnay sa wikang Filipino sa bansa. Kilalani naman ang pinagmulan at kasaysayan ng ama ng pambansang wika. Si Manuel Luis Quezon y Molina ay ipinanganak noong August 19, 1878 sa El Principe, Tayabas Province. Ngayon ay Baler, Aurora. Ang kanyang mga magulang ay sina Lucio Quezon, isang guro mula sa Paco, Manila, at retired sergeant of the Spanish Civil Guard. Habang ang kanyang ina na si Maria Dolores Molina ay isa namang guro sa kanilang bayan. Nagsilbi bilang presidente ng Commonwealth of the Philippines mula 1935 hanggang 1944 si Quezon. Edad siyam nang dalhin si Quezon sa Maynila para mag-aral hanggang sa siya ay sumapit na sa kolehiyo. Sumuporta siya sa mga Espanyol laban sa mga nasyonalistang Pilipino. Ngunit noong 1899 ay umanib siya kay General Aguinaldo sa guerrilla war laban sa mga Amerikano. Taong 1906 nang mahalal bilang gobernador ng Tayabas si Quezon matapos itong magsilbing prosecutor sa Mindoro. Taong 1907 naman nang maitalaga siya bilang majority floor leader at chairman of the Committee on Appropriations sa kauna-unahang Philippine Assembly na kinalaunan ay tinawag na House of Representatives. Matapos ang pananakop ng mga Hapon sa bansa noong World War II, lumipat si Quezon sa Corregidor at pagkatapos ay sa Visayas at Mindanao. Sa imbitasyon ng gobyerno ng Amerika, nag-evacuate sa Australia si Quezon at pagkatapos ay lumipat sa US. Pumanaw ito noong August 1, 1944 sa sakit na tuberculosis sa Saranac Lake, New York. Siya ay nilibing sa Arlington National Cemetery sa Estados Unidos. Kalaunan ay muling inilibing sa Cementerium Norte sa Maynila noong July 17, 1946 bago inilipat sa Quezon Memorial Circle noong August 19, 1979. May aral na naman tayong natutunan sa araw na ito. Hindi lamang aral kundi ang pagbabalik tanaw sa kasaysayan ng ating nakaraan. Lalo na sa mga bayani na naging parte ng ating kasaysayan. Maraming salamat at hanggang sa muli.